Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos, ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So, sa pamamagitan ng pagbablog, awa na Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Ano? Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Reaction video ulit tayo guys, at pag-usapan naman po natin ngayon ay ang lupang pangarap ng buong team ka-business. Pinuntahan nga po nila ka-business ang isang lupa na ibinibenta sa North Sagaray, Bulacan. Hindi pa man nila nabibili ang nasabing lupa, ay marami ng pangarap na gawin dito si ka-business. Bukod nga po sa mapatayuan ng bahay dito, ang buong ka-business team ay gusto din ni ka-business na magpatayo dito ng shelter para sa mga senior citizen na tinutulungan nila, at rehab na para naman sa tulad nila Kuya Bong at Christian ang sitwasyon. Dito natin makikita kung gaano kabuti ang puso nitong si ka-business, dahil hindi nawawala sa pangarap niya ang makatulong sa kapwa, laging kasama sa mga pangarap niya kung paano siya makakatulong. Kung tutuusin itong lupang 1.6 hektarya na ito ay maliit lang kung ilalaan niya para may maipamana siya sa mga anak niya, kasi syempre pag magulang ka na, kalimitan ka pa ka na ng mga anak mo ang unang isisigurado mo bago ang lahat. Pero kita mo naman itong si ka-business habang nagpupundar siya para sa mga anak niya ay hindi niya iniiwan ang hangarin niyang makatulong, kaya yung para sa mga anak na lang sana niya ay kahati pa ang pagkakawang gawa. Buti na lang at pati mga anak niya ay may gininto ang puso na nauunawaan ng mabuti ang napakagandang hangarin ng kanilang mga magulang. Hindi sila makasarili, ito yung palatandaan na napalaki sila ng tama ng mga magulang nila. Kaya napakasakit marinig na napaparatangan pa siya na pinagkakakitaan niya ang mga tinutulungan niya. Samantalang kung tutuusin, kung talagang pera lang ang hangad ni ka-business sa pagbavlog at sarili lang niya ang iniisip o mahalaga sa kanya, pwede niyang hindi ipaalam sa publiko ang pagbili niya ng lupa, kasi isipin niyo guys, kung gusto niyang sarili ninito wag lang niyang i-vlog, hindi na malalaman ng madla ang tungkol sa lupang ito. Pero dahil nga hindi pang sariling kapakanan ang nais o hangad niya sa pagbili ng lupang ito ay ipinubliko niya ito. At hindi pa nga nila nabibili ito ay marami na agad siyang plano sa lupa para magamit ito sa pag-ingap o pagtulong. At sa tingin ko batay sa mga sinabi niyang plano niya, ay sapat na para sa kanya ang may mapagpatayuan ng maayos na bahay ang mga anak niya pagdating ng panahon na magpapamilya na ang mga ito. Kumbaga hindi siya naghahangad ng labis. Kaya naman doble ang saludo ko sa iyo ka-business pati sa buong pamilya mo. Alam nyo guys, sa totoo lang napakalaking tulong ng mga charity vlogger katulad nga nitong si ka-business, Papa Dean's TV, Kuya Val, Kalinga Prab, Pugong Biahiro, Virgiline Cares at marami pang ibang vlogger, hindi lang sa mga kababayan nating kapuspalad, kundi pati na rin sa ating gobyerno. Dahil sa totoo lang, hindi naman sa binabash ko ang ating gobyerno guys, kundi sinasabi ko lang ang totoo, na kung wala itong mga charity vlogger na ito, at sa gobyerno lang tayo nakaasa o aasa ng tulong, malamang sa malamang hindi matatamasa ng tulad ng mga tinulungan at patuloy na tinutulungan ng mga charity vlogger na ito yung klase ng tulong na naibigay sa kanila. Halimbawa sa mga pabahay project, ito yung malaking pagkakaiba. Pag sa gobyerno galing ang pabahay under ng NHA,
ay may mga kailangan ka pang bayaran monthly sa loob ng 20 years kung hindi ako nagkakamali. At pag hindi ka nakabayad, babawiin sa'yo ang bahay mo, pero pag ang mga charity vlogger ang nagpabahay sa'yo, siguradong 100% na libreng-libre at kadalasan may pangkabuhayan ka na, may ayuda ka pa. Inuulit ko po, hindi ko po binabash dito ang gobyerno, gusto ko lang ipakita kung gaano kalaking bagay ang pagkakaroon ng mga charity vlogger. Marahil may magsasabi na naman dyan na, nagkakapera kasi sila kaya nila ginagawa yan. Oo, siguro nga nagkaka-revenue sila sa bawat video na ina-upload nila, pero hindi lahat ng video na ina-upload nila ay kumikita ng higit pa sa ibinigay nilang tulong, at yun namang medyo kumita na video nila ay ilinalaan din nila sa pagtulong ang malaking bahagi ng kinita nila dun. At saka para sa akin ang mga charity vlogger ang mga vlogger na dapat saluduhan at sinusuportahan, kasi sila yung pinaka nakakatulong sa marami nating kababayan. Tulad nga nitong si Kabusiness na kahit bundok pupuntahan makatulong lang, minsan nga tingin natin na sasamantala na yung kabaitan niya pero tuloy-tuloy lang siya sa wala pa ring sawa na pagtulong sa kapwa. Kaya asahan na nating may maganda na namang kalalabasan at patutunguhan ang tinaguriang lupang pangarap na ito, ika nga ni Kabusiness, tuloy-tuloy lang ang pagbira. Paano po guys, hanggang dito na lang muna po, at maraming maraming thank you po sa patuloy na nanonood sa mga video upload ko. God bless po sa inyong lahat.